Alright, magandang umaga sa ating lahat mga classmates at welcome tayo sa atin pong discussion about this subject at gusto nating i-acknowledge ang bawat isa for taking time to join our first discussion okay, in this particular subject after the orientation that we had last week. Kaya naman gusto nating magpasalamat sa inyong pagising. Okay, for joining in our class this morning or this day. Okay, so shall we pause for a moment? Let us open our discussion with a word of prayer. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day that you have given to each and every one of us, wherein I could be able to see my classmates in this particular subject and talk about his life. And be able to inspire from his life, Lord, and be able to apply it in our personal lives. Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan, tulungan, na maunawaan po namin ang buhay ng aming pong pambansang bayani, at sa kanya pong buhay ay kami, Panginoong Diyos, ay makakuha ng inspirasyon kung paano pa po namin pagbubutihan ng amin pong buhay, paglilingkuran ng aming kapwa, at ipapadama ang kabayanihan sa amin pong lipunan. Salamat po sa inyo, Panginoon. We commit to you everything. And this is our prayer. In the name of the Father, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit, Amen at Amen. Alright? Muli, classmates, magandang umaga sa inyo at welcome tayong lahat sa ating discussion sa subject na ito. And I do really want to appreciate each and every one of you, okay, for choosing to attend our class this morning. So, appreciate ko kayo. Maraming pong salamat. Although some of you answered, sir, I was not feeling well or I am not feeling well today, pero you made it to join in our class. And many of you answer na, sir, okay naman po. Okay, I am grateful to the Lord dahil the Lord is continually sustaining us in whatever season and condition ng aming buhay. Alright? So, today is the submission of our first video learning takeaway. Okay? Napailiwanag natin ito nakaraan na part ng ating requirements. Particularly, ito yung kasama sa ating mga performance tasks, itong video learning takeaway na ito. Okay, so ang video learning takeaway natin ay i-upload natin sa FB group within today. Okay, within today. Sir, ano po yung video learning takeaway? Ano po nga ilan? Pwede ho bang ipakiremind ho ulit kami? Paki-instruct ho kami ulit. Ano po ba yung video learning takeaway? Video learning takeaway is a 1 to 2 minute. Okay, pwede niyang iba lumalampas ng 2 minute, ginagawa nilang 3 minute. Pero wag naman ho kayong lalampas ng 5 minutes. Okay, ang malaga makapag-share lang kayo ng isa, dalawa, tatlong mga takeaway ninyo sa ating pinag-usapan at binabasa. Itong 1 to 2 minute sharing of your 3 learning from the discussion, from the module, from the worksheet, or from the word or quote for today natin. Marahil may napakinggan kayo mamaya, okay, sa ating talakayan, pwede niyong banggitin sa inyong video learning takeaway. Pwede rin sa module, nakapost na yung ating module. Naroroon na yung topic natin for today. Meron kayong natutunan doon. Why not mention it in your video learning takeaway? Marahil, sinagutan nyo na din yung worksheet natin, okay, na nasa PLB Canvas. Marahil, meron kayong nagustuhan doon. Meron kayong naunawaan doon. And then, mention it in your video learning takeaway. So, maraming pwede nating pagkuhanan, okay, ng video learning takeaway natin. At
Exclusive ito sa mga pumapasok sa klase. Okay? If you are not present in our class, okay, you are not able to make and submit a video learning takeaway unless nag-absent ka at nagsabi ka sa akin. Okay? Kapag in-acknowledge ko, sir, nagpaalam po ako sa inyo. Pag in-acknowledge ko, pwede po ba akong gumawa ng VALTA o ng video learning takeaway? So, papayagan kita. Kasi very considerate ako, lalong-lalo na sa mga valid naman yung reason natin. Alright? So, today, after the prayer, we will have a famous quotable quote coming from Dr. Jose Rizal. Alright? So, nakapag-pray na tayo kanina, pumunta na tayo dito sa quotable quotes ni Dr. Jose Rizal na maaari nating paghugutan ng takeaway natin, ng kaalaman natin for today. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal nung nabubuhay pa siya, sabi niya, "To foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past." Okay? So, medyo matalinghaga itong sinabi ni Dr. Jose Rizal nito sa unang tingin. Pero kung uunawain natin ito, okay, sabi niya, kung gusto daw nating makita ang kahihinatnan, ang kinabukasan ng ating bansa, ng ating lipunan, kinakailangan nating maunawaan, okay, ang kalagayan at ang historia ng nakaraan, ang kwento ng nakaraan. Kasi we cannot separate ourselves from the past. Yun nakaraan yun eh. Okay? Lagi tayong nakadugtong, nakakabit doon sa ating nakaraan. Sabi nga natin sa isang quotation, okay, what you are today is just a fruit of yesterday. And if you want to see what you become tomorrow, look what you are doing today. Okay. Napakagandang wisdom na galing sa ating pambansang bayani. Ang sabi niya, to foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past. For example, gusto nating makita sa mas mainam na kalagayan ang bayan natin, ang bansa natin. Okay. Tingnan natin ang kalagayan at ginawa natin nung nakaraan. Gusto nating maunawaan ang kalagayan natin ngayon, kung bakit nararanasan natin ngayon. Kasi nga, ito ka ay nakakabit sa ating mga ginawa nung nakaraan bilang isang bansa at bilang bahagi ng mga Pilipino. Kaya kung titingnan natin eh, mga classmates, matuto tayo dito. Tayo ang pag-asa ng ating bayan. Then of the day, the question is, ano yung ginagawa nating mga pag-asa ng bayan? Naroroon ba yung ating husay, yung puso, yung ating pag-iisip na makita sa pinakamaganda at pinakamainam na kalagayan ang bansa natin, ang komunidad natin, ang bayan natin? Alam niyo po, classmates, no? Itong Rizal natin, pag-uusapan natin kung bakit may Rizal through Republic Act 1425 na required ang kursong Rizal sa lahat ng mga estudyante sa kolehiyo, kahit anumang mga courses mo. Bakit? Para maipakita natin ang buhay ni Dr. Jose Rizal at ma-inspire sa kanyang buhay na in one way or the another, ang atin pong buhay ay nagiging kagamit-gamit sa ating bayan o sa mga tao na ating nakakasalamuha. Nagiging bayani tayo sa ating panahon. Kaya nga meron tayong kwento ng kabayanihan. Sana na nare-relate nyo na, sir, bakit ba may kwento ng kabayanihan kaming dapat isulat every other week? Ito yun. Gusto nating i-highlight, maliit man o malaki, maari tayong gumawa para sa ating bayan. At yung kabayanihan, kung ating uunawain, kahit sa simpleng kapamaraan na makatulong sa kapwa o sa mga tao sa iilan,
Kung ito po ay padadamihin natin, makakatulong ito sa pag-usad at pag sa atin pong pag pag-usad at pag-unlad ng ating bansa, ng ating lipunan. Gusto nating makita, we need to portend, we need to pursue the condition of this nation 5 to 10 or 20 years from now. Look what we are doing today. Alam niyo mga classmates, ako rin nangangarap na gusto kong makita ang bayan natin sa pinakamaganda nitong kalagayan. Kaya nga ako narito in whatever I could to influence the young people of today in the context of the academy, in the context of the church. Okay. I make it to the point that everyone knows that everyone has the ability and capability to do good to other people. And this is an act of heroism na pwede nating ma-imbibe sa ating mga buhay. Kaya mga classmates ko, ngayong araw na ito, itutuloy natin ang pag-aaral, okay? Ito ay nakapost na sa ating FB, sa ating PLB Canvas. Okay, ang module patungkol sa Republic Act 1425. So, pag-uusapan natin ito at titignan natin ano ba ang nakasaad dito, paano ba ito naging batas, ano ang mga nangyari bago ito naging batas, ano ba ang purposes nito, bakit ba merong ganito. Okay, yun yung mga basic idea na dapat nating maunawaan at maintindihan sa unang bahagi ng ating talakayan sa semestering ito. Okay, pag-uusapan natin yung author and sponsor ng Rizal Law. Alright, titignan din natin ano ba yung main points, ano yung gustong sabihin, ano yung gustong diin. Okay, ano ang gustong palabasin? At ano din ang gustong ma-accomplish ng law na ito? Hanggang ngayon. Okay? Kayo, tayong lahat dito. Maging ako, nung aking college years. Okay? Kinuha ko din itong subject na ito. Kasi lahat nga tayo. Okay? Ay dapat maunawaan ito at maging bahagi ito ng ating paggalakbay na mas lalo nating maunawaan. Ah, oo nga pala. Okay? In one way or the another, I could be a hero, okay, in the personal level that I could do for other people. Pag-usapan din natin ito, no, yung relevance of the law in today's context. Okay, ano ba ang kahalagahan nito? Okay, sa panahon natin ngayon. Contextualization ng tawag dito. And next week, titingnan natin yung round table discussion, okay, a particular video, particular in discussing the result. Alright? So, tuloy natin ang ating discussion. Ang tanong natin, gaano mo ba kamahal ang bayan mo? Ito yung magandang tanong eh. Classmates, pag tinanong kita, o tinanong ka ng isang individual, gaano mo ba talaga kamahal ang bayan mo? Sabihin na natin, ang Valenzuela na lang. O barangay natin. Gaano ba natin kamahal ang Pilipinas? At paano mo ba ito mapapakita? At paano ba mapapakita ang pagmamahal mo sa ating bansa? Paano mo ito naipakita sa buhay mo at sa ibang tao? Kasi posible ang buhay mo, nagsasabi ka na, sir, mahal ko yung bansa ko. Mahal ko yung Valenzuela. Pero the end of the day, ang follow-up question na ito, paano po ito na ipapakita? O i-past tense natin, paano mo na ito na ipakita? O i-future tense natin, paano mo ito mapapakita sa buhay mo at sa ibang tao? Alam niyo ba, classmates, hindi ko ata ito nabanggit eh. Ang aking engagement sa PLB, this is my service to the community. Okay? To teach at the university is not my primary role.
My primary role is a pastor serving in the context of the church. Okay, I know my goal, I know my role, why I engage myself in meeting the young people in the context of the university, teaching the young people. Because this is part of my service, part of my life. Could be able to see you even online, on-site. Sabi ko nga, 10 years na ako sa PLB and all by God's grace. And I know my ultimate purpose is to inspire the next generation leaders and professionals of today. The young people of today. You are all next generation leaders. Next generation professionals of today. Question, kamusta ba ang mga kabataan natin ngayon? Naroroon ba ang kanilang pagnanais, ang kanilang puso, ang kanilang pagsampa, ang kanilang pagyakap sa mundo ng kabayanihan, pagtulong, paglilingkod sa ating lipunan? O nagiging makasarili na ang henerasyon ng mga kabataan at wala na silang pakialam sa kahihinatnan ng kanilang bayan. You know what, classmates, this is a wisdom. Kung meron mang unang-unang magmamahal sa ating lipunan, yan ang mga kabataan. Kasi tayo pa ang makakasaksi, kayo pa ang nakakasaksi ng kalagayan ng bansa natin 40 years, 50 years, 60 years from now. Yung mga matatanda, wala. Lilisan na sila sa mundong ito. Pero tayo, naririto ang question, ano ang itsura, ano ang kalagayan ng bayan natin sa susunod na 50 taon? At papayag ba kayo for the next 50 years, imbis na umunlad ang bansa natin, eh mararanasan natin yung unti-unti nitong pagkabulok. Unti-unti nitong paghirap. Unti-unti nitong pagsadsad sa pinakamababang kalagayan. You know, classmates, I tell you this today. Kailangan natin ng maraming mga kabataan na magpapakita ng totoong pagmamahal sa ating bayan, sa ating bansa. This is my prayer that the Lord would put in everyone's heart, in everyone's mind, that this self is not perfect. But I will do my best to serve and to love my country, this nation. And my prayer that the Lord would touch everyone's heart here to move and take action kung papaano natin mamahalin pa ang lipunan na ating kinabibilangan. Okay? Sabi dito sa ating discussion, ang RA 1425, also known as Rizal Law. Okay? Kaya ito tinitake sa kolehiyo kasi back up ito, supported ito, mandated ito ng isang Republic Act. At ang sumulat nito ay si Claro M. Recto. At ang nag-sponsor nito sa bill in the Senate ay si Jose P. Laurel. At ito ay nasa batas, na signed ito noong June 12, 1956. Okay? Yan. Yan ang background ng Rizal Law na sinasabi din na RA, okay, RA 1425. Okay? RA 1425 na makikita natin ang ano na to, ang batas na ito. Okay? Tingnan natin ang sabi sa Rizal Law.
An act to include in the curricula of all public and private schools, colleges, and universities courses on the life, works, and writing of Jose Rizal, particularly his novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo, authorizing the printing and distribution thereof and for other purposes. Sabi dito, include daw sa curriculum, sa curricula, in all public and private schools, in colleges and universities, courses on the life, works, and writing of Dr. Jose Rizal. So, ito yan. Ito yung laman ng law. Okay? Required ang lahat ng nasa kolehiyo, ang magtatapos sa kolehiyo na na-take up na itong subject na ito. Mandates all educational institutions in the Philippines to offer courses about Jose Rizal. Kaya nga sa pamantasan natin, okay, sa lahat-lahat ng mga courses, kasama ito. Lahat. Lahat ng mga graduate, sa lahat ng mga colleges and universities, pihado, nakuha po nila, na-take po nila ang course na ito. Yun nga lang, ito po yung pinaka-challenges. Hindi lang basta't natapusin. Kundi ang buhay ni Rizal, mas maunawaan natin, ma-imbibe natin, at maisagawa natin, ma-inspire tayo. At sa ating mga personal na buhay, nagiging bayani tayo at nakakatulong tayo sa iba't ibang paraan at kaparaanan. Sabi dito, important points ng RA 1425 to rededication of the idealism, freedom, and nationalism. Okay, bumuo. Kaya nga dito, mga classmates, gusto ko nang sabihin sa inyo, hindi lang tayo dito of information overload. Hindi lang natin pag-uusapan dito yung kwento ng buhay niya. Ang mahalaga dito, yung kwento ninyo na-inspire sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Okay? I will be failed. Kung ito lang ay natapos lang natin for the sake of finishing the subject, but did not create an impact sa ating mga buhay, walang pagkilos na naganap sa ating mga sarili, walang nasiklab na apoy sa ating damdamin para mas lalo pang mahalin ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, ang perlas ng silanganan. Ibalik natin ang dating kinang, ang husay ng perlas ng silanganan, ang Pilipinas. Of course, honoring the national hero and patriot Jose Rizal, remember with special fondness and devotion the lives and the works that have shaped the national character. Titignan natin ang buhay niya, okay, at ang atin pong pag-aaralan at magiging sanhi ng inspirasyon. Life, works, and writing of Jose Rizal, particularly his novels, Noli Me Tangere and El Filibusterismo, should be a constant, inspiring source of patriotism. Kaya nga, part natin dito, babalikan lang naman natin, hindi naman natin yan dito lang iikot sa Noli Me Tangere. Isa lang yan sa mga writings of Jose Rizal. Ngunit, gagamitin natin ang kanyang mga naisulat, ang nalambag, nailimbag, at ang pinakasikat dito, ang dalawang nobela at na naging hudyat ng kanyang kamatayan, na naging hudyat din ng kamalayan ng maraming mga Pilipino. Okay? Na ang Pilipino ay deserve niya ng kalayaan. Tandaan natin, classmates, over 333 years, nasa kamay tayo ng kapangyarihan ng mga Espanyol. At hindi lang tayo nasa kapangyarihan, naroroon ang pang-api, ang pang-abuso, pag-alipusta. At ang nobelang ito ang naging key factor para buksan ang kamalayan ng maraming mga Pilipino upang pangarapin ulit na maranasan at makamtan natin ang tunay na kalayaan sa ating bansa. And true enough. Okay?
Lumaya tayo sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Pumasok naman ang Amerikano. Lumaya din tayo. Pumasok ang Hapon. Until such time ngayon, tayo ay isang malayang Pilipino. Pero may tanikala pa rin tayo na dapat nating harapin na pumipigil sa ating pag-unlad bilang isang Pilipinas. Okay? So, ito ang isa sa mga points. Instill values of moral character, civic conscience, personal discipline, and duties and citizenship. Okay, sir, bakit ba kami merong kwento ng kabayanihan na narrative? Ito. Ito yan. Kaya connect yan. Yung isusulat ninyo every other week, yung kwento ng kabayanihan nyo, inarrate nyo through a worksheet. It's because of the points of the R8-1425. Instill values, moral character, civic conscience, personal discipline, duties of citizenship. Kaya nga, I'm so excited to hear your stories, stories of heroism in your personal context. Imagine ninyo, ha, kung ang lahat ng mga kabataan magpapakita ng kabayanihan sa ating lipunan. Di ba? Mas maganda ang nangyayari sana natin ngayon. Inaiwasan natin ang pagiging makasarili. I am just living for my own self. Iwasan natin yung pagiging makasarili, classmates. Usapan dito, hindi lang ikaw, kundi ang buong bansa. Kailangan ng Pilipinas ang mga totoong mga taong magmamahal sa kanya. At sana ikaw, tayong lahat, ang isa sa tunay na magmamahal sa ating bansa. Maraming beses nang inabuso, inilipusta hanggang ngayon ang bayan natin. Kailangan natin ng mga totoong tao na magmamalasakit, magsasakripisyo, magpapamalas at magpapakita ng totoong pagmamahal sa ating bansa. At tayo yon. Ikaw yon. At sana tayong mga kabataan ngayon. Okay? Noli Metangere and El Filibusterismo shall be included in the curricula of all colleges and universities. In collegiate courses, the original or expurgated edition of the Noli Metangere and El Filibusterismo shall be used as the basic context. Kaya titignan natin ito, no, ang kanyang buhay, okay, at paano natin ito makakatulong sa atin. Kaya nauunawaan natin ito. Sabi sa Section 2, it shall be obligatory in all schools, colleges, universities to keep in their library an adequate number of copies of the original and expurgated edition of the Noli Metangere and El Filibusterismo. Okay, kaya nga kung titingnan mo sa library natin, marami doon. At ito pa, classmates. It arouses Filipino nationalism. Makes the Filipino people remember who they are and what they have their own identity as nation. Kaya nga, classmates, this is my goal. Not only in the beginning of the semester, but in every week that we will be investing on, in journeying on for this subject, ay pukawin, gisingin ang ating damdamin na mas lalo pa nating mahalin at paglingkuran ang bayan natin, ang bayan, ang bansang Pilipinas. Okay? So, ngayon, ngayong umaga, classmates, gusto kong i-share sa inyo itong video na ito na gawa ng PLB yan din, na para pandagdag sa ating discussion for today. Okay? At panoorin natin
ang kanilang gawa. Alright? Uy! Nandiyan ka na pala. Kumusta? Sana ay ayos ka lang. Sa dami ng nangyayari sa mundo natin ngayon, natutuwa akong makita kita. Nakakatakot ang pandemya, no? Ang daming kumakalat na sakit. Ngunit masaya ako na nagkakaroon tayo ng progress upang labanan ang mga sakit na ito dahil sa ating mga modernong bayani. Modernong bayani? Oo, sila yung tumutulong sa atin upang labanan ang mga virus na kumakalat ngayon. Sila ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga nagbibigay ng serbisyo kahit alam nilang buhay ang kapalit. Ngunit, paano ba natin malalaman kung sila nga ba'y tunay ng mga bayani? Meron tayong tatlo criteria para masabi natin na ang isang individual ay tunay na bayani. Number 1. A hero is a man that admired for his achievement and noble qualities and as regarded as an ideal or model. Sila yung mga taong may mga nagawa na nakakatulong sa kapwa at sila rin ay isang magandang halimbawa or isang magandang ehemplo para sa ating mga tao, especially na sa ating mga kabataan. Number 2. The central figure in an event, period, or movement honored for outstanding qualities. Sila yung mga taong nagpamalas ng galing at nagpakita ng mga magagandang nagawa sa kasagsagan ng isang event or period ng time. And lastly, yung pangatlo, he or she is someone who shows great courage in an important event. Sila yung mga tao na nagpamalas ng hindi matatawarang na katapangan upang ipaglaban ang nais nilang makamit para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, alam na natin ang criteria ng pagiging bayani. Masasabi ba natin na yung mga nabanggit ko kanina, katulad ng mga doktor, nurses, yung mga nagbibigay ng servisyo ngayong pandemya ay tunay na mga bayani? Oo, sapagkat lahat ng criteria na nabanggit ko kanina ay pasok at akmang-akma sa kanilang ginagawa ngayon. Tandaan, according kay Dr. Esteban de Ocampo, kilalang Filipino historian na in-state sa book ni Rizal na a hero means a prominent or a central personage taking an admirable part in any remarkable action or event. A person of a distinguished valor or enterprise in danger or fortitude in suffering. And a man honored after death by public worship because of exceptional service to mankind. So, ang sinasabi lang dito na ang kahulugan ng isang bayani ay yung mayroong nagawa na tatatak sa puso ng bawat tao. Kahit alam niya na siya ay nasa bingit ng kamatayan, ang pagiging matatag, matapang, para paglingkuran ang ating kapwa kahit kapalit nito ang sarili nating buhay, ay sila talaga ang matuturing natin tunay na mga bayani. Teka, sino nga ba ang mga nagsulat ng mga criteria na yan para ma-recognize ang isang individual na isa siyang national hero? Tandaan, walang law, executive order, or proclamation ang na-enact or na-issued officially para masabi ang isang Filipino historical figure ay maging isang national hero. Pero sa kadalahilanan na they have significant roles sa pagbuo ng isang nasyon and nakapag-contribute sila sa ating history, there were laws na enacted and proclamations na in-issue honoring this hero. Gayunpaman, sinasabi ng ating mga historians na ang mga bayani ay hindi na kailangan pang maging legislated ang kanilang kabayanihan. Maaari na itong iwanan at pag-aralan ng mga kabataan sa mga libro at silid-aralan. Para sa kanila, ang pag-acclamation sa mga bayani ay sapat ng recognition para sa kanila. Ngayon, dumako naman tayo sa Executive Order Number 75, National Heroes Committee. Uy, mukhang may nahulog na lapis ha. So, mukhang may biyaya galing sa taas, no? So, dumako naman tayo sa paano nga ba
Tayo talaga ang NHC o ang National Heroes Committee. Noong Marso 28 taong 1993 ay gumawa si Presidente Fidel V. Ramos na isang komisyon na kung saan ito'y mabusising pinag-aralan, sinusuri at binibigyan ng rekomendasyon ng isang Pilipinang tao o bayani na nagpapakita ng pagkilala sa kanilang karakter at ang mga nagawa niyang tagumpay para sa ating bansa. So, kung ganun pala nangyari, paano naman sinusuri ang mga tao na gawa ng kabayanihan para sa ating bansa? Ang komite ng technical ng National Heroes Committee ay nagkaroon ng pagpupulong noong Hulyo 3 taong 1993 sa Maynila na kung saan pinagtibay ang tatlong pamantayan. Ang una ay ang mga bayani ay yaong may konsepto ng bansa at pagkatapos ay naghahangad ng pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Kalawa naman ay ang mga bayani ay yaong mga nagbibigay kahulugan at nag-aambag sa isang sistema o buhay ng kasaysayan at kaayusan para sa iisang bansa. At ang panghuli naman ay ang mga bayani ay ang mga nag-aambag sa kalidad ng buhay at ang kapalaran ng ating bansa. Nagkaroon ulit ng pagpupulong noong Nobyembre 15, 1995 na kung saan ang teknikal ng NHC ay nagkaroon ng karagdagang pagtitibay sa ibinigay na isinumite ni Dr. Alfredo Lagmay. Ito ay ang una, isang bayani ay bahagi ng pagpapahayag ng mga tao, ngunit ang prosesong iyon ng isang tao ang internalisasyon ng buhay. At ang mga gawa ng isang bayani ay nangangailangan ng oras sa pagbuo ng kabataan na bahagi ng internalisasyon. Pangalawa naman, iniisip ng isang bayani ang hinaharap lalo na ang mga susunod na henerasyon. At ang pangatlo, ang pagpili ng bayani ay nasasangkot hindi lamang sa pagsalaysay na isang yugto o mga kaganapan sa kasaysayan, ngunit isang buong proseso na gumagawa ng particular na itong taong bayani. Oh, so ayun nga. At ang huli ko naman tanong ay sino-sino ang mga tao na binigyan ng pagkilala bilang mag-isang bayani. Sa taon din iyon, ang after ng mabusising deliberasyon at maingat na pag-aaral na nakabase sa kriteriya na binigay nila Dr. Onofre D. Corpus at Dr. Alfredo Lagmay at napili nila ang siyam na tao para maging pambansang bayani ng Pilipinas. At na napili na ito ay sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Melchora Aquino, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Dipatuan Kudarat, Juan Luna at Gabriel Silang. So, nalaman ko na rin kung paano nagawa at napili nila ang taong magiging pambansang bayani. So, alamin naman natin kung paano naman makukusindara ay isang tao na maging isang bayani. Salamat. So, paano ba natin masasabihin ang isang tao ay maituturing ng isang bayani? Makukonsider natin isang bayani ang isang tao kung nakagawa siya ng natatanging bagay sa kanyang oras at panahon. Tulad ni Rizal, ang kanyang mga nailimbag, kanyang values, virtues at ideas ang nagbigay daan upang mas mag-alab ang nasyonalismo ng mga Filipino sa panahon ng Kastila. Ang pag-aaral ng buhay ni Rizal will make us realize na tao rin siya tulad natin at kung kaya niya itong gawin para sa bayan, marahil ay magagawa rin natin ito. Noong December 20, 1898, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang araw ng December 30, taon-taon para sa pagunita ng kamatayan ni Rizal at iba pang bayaning magbuwis ng kanilang buhay. Bukod dito, naiorganisa rin ang Act No. 137 upang i-honor ang ating magigiting na bayani. Sunod na naipasa ang Rizal Law o RA 1425, si Senator Claro M. Recto ang principal author nito. Ang batas na ito ay naglalayo na isama sa kurikulum ng lahat ng public, private schools, colleges at universities ang course na Life, Works and Writings of Rizal, partikular na ang kanyang mga nobela na No Limit Tangere at El Filibusterismo. Sa ilalim ng Rizal Law ay may tatlong section. Sa section naman nito, nakasaad dito na dapat kabilang sa kurikulum ng lahat ng paaralan, kolehiyo at universidad, pampubliko man o pribado ang buhay, mga gawa at naisulat ni Jose Rizal, partikular na ang nobela niyang No Limit Tangere at El Filibusterismo, provided sa college
courses ang original na edisyon ng Dolmetang Ret El Pulibisturismo ang gagamitin o ang salin neto sa English bilang basihang teksto. As Section 2 naman, obligatory sa lahat ng paaralan, kolehiyo at universidad na magkaroon ng library sa mga na may sapat na kopya ng original na edisyon ng Dolmetang Ret at El Pulibisturismo, pati na rin ang ibang akda ni Jose Rizal at kanyang biyografiya. Ang nasabing original na edisyon ng Dolmetang Ret at El Pulibisturismo o kanilang salin sa English, pati na rin ang ibang akda ni Rizal ay dapat nakatala sa aprobadong libro sa lahat ng pampubliko o pribadong paaralan, kolehiyo at universidad. At panghuli, sa Section 3, ang Board of National Education ay dapat ang namamahala sa pagsasali ng Dolmetang Ret at El Pulibisturismo. Pati na rin ang ibang akda ni Jose Rizal patungo sa Ingles, Tagalog at sa mga pangunahing Philippine dialect. Gayun din, sila din dapat ang nangunguna upang mailimbag sa mura at kilalang mga edisyon ang mga aktang nabanggit. At sila rin ang nangunguna sa pamamahagi ng walang bayad sa mga taong nagnanais magbasa nito sa pamamagitan ng Purok Organization at Barrio Council sa buong bansa. Ngayon naman, dadako naman tayo sa patriotic objectives ng Rizal Law. So ano ba yung mga kabilang dito? At unang-una nga dito ay upang malaman ang kahalagahan ng mga ideal, kaisipan, katuruan at pagkapahalaga sa buhay ni Rizal na nasasalamin sa kasalukuyang karanasan sa pamayanan at sa bansa at upang ma-apply natin ang mga ito sa hinaharap natin na problema sa kasalukuyan. Ikalawa naman upang magkaroon ng pag-unawa at pagpapahalaga sa kalidad, ugali at katangian ni Rizal, pati na rin ang kanyang mga kaisipan at nang sa gayon maging lunduyan tayo ng moral character, personal discipline, citizenship at vocational efficiency. At panghuli, upang makasunod tayo doon sa patriotic objective na sinasaad ng Rizal Law na iniwan ni late Senator Giuseppe Laurel. At hilang panghuli, sinabi ni Giuseppe Laurel na si Jose Rizal ang nagtatag ng Philippine nationality dahil according sa kanya, Jose Rizal was the architect of Filipino nation. Marami sa atin ang nakaharanas ng pagsasakripisyo, lalo sa panahon kung saan ang isang tao ay naiipit sa isang sitwasyon. Tulad ngayon, sa pandemyang kinakaharap natin, maraming tao ang nagsasakripisyo sa iba't ibang pamamaraan. Ngunit alam nyo ba na si Dr. Jose Rizal, ang buhay niya ay isang halimbawa ng tunay at makabuluhang sakripisyo? Kung tutusin, masagana ang buhay na meron siya, ngunit mas pinili niya na payapang ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa malupit na pananakop ng mga Espanyol. Kaakibat nga nito ay pagkakalayo sa kanyang pamilya, pagdanas ng gutom at kahirapan, at pagbalik sa sariling bayan ay hatulan ng kamatayan. Buong buhay niya ay sinakripisyo niya kapalit ng kalayaan ng ating bansa. Si Dr. Jose Rizal ay nagpakita ng panlimpunang paninindigan para sa kanyang kapwa at sa bansa sa paraan ng pantanggap ng kanyang kamatayan. Isa siyang rebolusyonaryong hindi nagpakita ng masidhing galit laban sa mga mananakop. Bagkus, siya ay naging matapat, lumaban ng mapayapa, nagbigay hustisya, pagmamahal sa bayan at paninindigan para sa kanyang mga kapwa. Pilipino na siyang mabuhay at dinaranas ang bagong milenyo. Kaya ngayon, ang espiritu ng Rizalism o Rizalismo ay siyang magbubuo ng pundasyon o sentro ng sangkatauhan anuman ang pagbabagong danasin sa ating mundo. Bilang isang modern day hero, binago na Rizal ang kanyang sarili mula sa isang mahinang paslit, ngayon ay nakilala siya bilang isa sa mga pinakamataas na tao sa ating kasaysayan dahil tinalo niya ang kanyang mga kahinaan at tinanggap niya ang mga matinding responsibilidad sa kanyang buhay. Isa na nga rito ang pag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang bayan. Sa kabuuan, maituturing ang isang bayani bilang isang bayani dahil sa kanyang mga ambag sa pagbabago at pag-unlad ng kanyang bayan, hindi sa panandali ang panahon, ngunit tatagal hanggang sa susunod pang henerasyon. At si Dr. Rizal nga isang bayaning ganito. Bayaning mayroong kamanghamanghang kakayahan, ideya, gawa, at mga desisyong nagdulot ng kalayaan sa bawat Pilipino at sa ating bansa.